sweet to everybody, paano na, and lahat, and lahat ng mga babae, and yun nga, daling ma-develop, ganun. Oh, olive na yun. Thank you. Pero alam mo, tinatry kong i-handle ng mabuti yung situation. Ganun. Yeah, I know. Tinatry ko talaga. So, tapos, then, nag-iisip ko rin, minsan nga, everyday na, ano, kung paano din kita kakausapin, kung hahawakan ba kita, kung lalapitan ba kita, kung, naguguluhan din ako minsan. Kaya minsan parang, kaya pala yung, minsan talaga lumalayo na lang ako, para, minsan parang wala ka masyadong isipin. Kaya pala yung kahapon, yung kanta mo na, ano ba talaga yun? Pero hindi ko naisip, hindi ko inisip yung seryoso, di ba, yung ganang siya. Isang tanong, di ba, ganun? Di ba, it meant very, parang iba yung tingin din niya sa kanila. Para sa akin, parang wala lang. Diba? Pero hindi ko alam na parang yung sagot mo na, ano ba talaga, Kati, yung mga ganun? Hindi mo naman kasi siya. Hindi mo sinasabi nga, tanong mo. Ano mo, kanta-kanta, natanong kita, ano ba talaga? Kaya pala. Yeah, I was really expecting na hindi mula ako gusto talaga. Kasi nga, yung muna siya yung komplikado sa'yo. Pero sabi nila, Kat, nga, friends mo. Pero sabi nila, Kat, na gusto mo daw ako. Sabi ko sa kanya kanina, wala namang sinasabi sa akin si Johan. Wala naman talaga lahat. And then, sabi niya sa akin, sabihin mo lang diretso, Kat. Or yung mga ganang tipo. Sabi ko, bakit ako magsasabi? Wala namang sinasabi sa akin si Johan. Tapos sabi ko sa kanya, eh, sabi nga ni Johan palagi sa akin, ayoko bang magka-girlfriend. And then, well, from that statement, hindi naman ako bobo para mag-expect na, uy, gusto niya akong ligawan. Eh, mga ganun, tipo. Yeah. Hindi, parang sinabi ko, ayoko din mag-girlfriend kasi nga, parang, kung magkaka-girlfriend man ako, tapos yung binigay mo din yung heart, sabi ko, kaya naman ibabalik sa kanya to. Yung binigay mo ako ng heart, di ba, tatlo yan? Ay, sabi ko sa'yo, di ba, ibigay mo yan sa baing mamahalin mo. Sabi ko sa'yo. So, yung binigay mo sa akin, yung isip ko, kaya na ako yung ibibigay sa kanya to. Kaya na ako ibabalik sa kanya to. Pero alam mo yun, kasi iniisip ko rin before, na yung mga relationships na nag-start dito kasi, parang yung mga artista na nag-start dito, parang hindi masyadong nag-workout sa labas. Ayokong dito, nag-decide ka na yung ikaw na. Ganun, tipo. Diba? Parang gusto pang makilala. Kaya ngayon nga, parang sabi ko, mas, or sa labas na lang ba, sabihin mo, ganun. Or, kaya nga ngayon, parang yun, nandito tayo ngayon, parang gusto ko lang din na makilala mo, makilala kita. And then, enjoy natin yung nandito tayo sa loob ni Kuya. Okay. Kaya lang ngayon, nagsiselos lang ako. Nagsiselos ka. Nagsiselos na. Sa Hermes din, nagsiselos sa'yo. Ay. Yeah. Dahil, minsan nga, diba, yeah, inalapit ang kita, niyayakap kita. Pero minsan ka madali. Pero hindi ko naman napansin, kaya masyado, diba? Oo. Ayun lang yung kinikiss mo ako dito. Yung ganyan. Hindi ako, ewan ko ano iniisip mo, sabi ko, but iniisip mo na bakit kita kinikiss ng tatlong beses minsan. Pero sabi ko, maybe he likes me, pero in physical or attraction or something, I don't know, siguro ganyan. Okay, I'm super cool with it, like, oh, ano yun? Kasi wala naman. Kasi si Hermes, alam mo, kung hindi siya lasing, wala din siya yung sinabi sa akin. Yeah. Tapos ako, I'm trying to handle everything well, Johan, na kung paano ako mag-treat. Like, ako, sobrang sweet talaga akong tao. Lalo na siguro pag sa boyfriend ko, oh my God, so spoiled. And then, wala, parang motherly type na sweetness na kahit subuan pa kita, kahit ano pang ipagawa mo sa akin, basta hindi yan labag sa principles ko na yung mga physical sweetness, hindi ako masyadong ganun na tipo. Tapos, yun, dapat ganun. Pero ang iba, ang tingin nila, pag sweet ako sa'yo, sweet ako kayo, miss, parang gusto ko kayong dalawa. Yun yung tingin nila saan. So, yun, parang na-realize ko kahapon nung sinabi ni Hermes sa akin na hindi kita maintindihan, naguguluhan ako. Pero, yun, kasi diba, it's a process naman talaga. And then, for example, if sasabihin ko na gusto ko si Hermes, it doesn't stop me to know you, diba? Mm. It doesn't stop me to know you better. It doesn't stop me na kausapin kita. Kasi, diba, dyan, kilala mo yung isang tao. And then, pag siguro the development of the feeling, kung sa, and then, nag-decide ka, kung saan ka na nag-decide, kung sino yung pipiliin mo, and then you stand for who you choose, diba? Yun na. Pero, sa time na wala kang desisyon,
ako wala naman, feeling ko wala naman akong ginagawang masama, di ba? Ano lang, kilalanin yung isang tao. And then, ako, hindi ko alam. Sometimes nga talaga gusto ko nang mag-behave ng, yan din yung reason na gusto ko mag-behave na lang ng lalaki para isipin nila na ganito, ganyan. Pero yun nga, minsan naisip ko nga kasi, di ba, or lagi lumalapit sa'yo, sir or miss. Sabi ko, ano ba gusto talaga ni Katim? Huwag siya lapitan or yung parang lumayo muna sa mga ano para sa, or sabi mong temptation na magpapagulo sa kanya. Yeah, I totally get your point. So parang ayaw ka talaga lumapit sa kanya na, or lalong maging komplikado pa sa isip mo yung mga bagay-bagay. Kaya sabi ko, okay, she needs space, parang mag-isip muna, ganito, yeah. Ganyan, i-enjoy niya dito sa bahay, ayoko bigyan siya ng iisipin niya na, or may iniisip niya na lalong dadagdagan ko pa yung iisipin niya. Kaya sabi ko, okay, friends, parang ganito muna. Pero alam mo, ngayon ko lang naintindihan yung side mo, Johan, kasi, yun, I decided, New Year's resolution ko, sinabi ko, ayoko nang mag-isip, hayaan ko na yun, kung whatever I feel, express ko, kung ano yung nararamdaman ko, express ko, so, parang ngayon ko lang naintindihan na kaya mo pala hindi pinapakita, wala kang sinasabi dahil alam mo na alam ako, ko. Nag-iisip ako or ayoko ng ganito. Si Hermes naman, dahil alam na niya na hindi na ako nag-iisip or parang tipong, yun na, I have changed a lot. So, it's like taking the opportunity then to like talk to me. So, yun nga, diba? Tapos naintindihan ko rin, diba? Panik na yan. Well, thank you so much for being honest talaga. And then, yung mga times na sinasabi mo sa akin, ano ba talaga, ba't wala kang sinasabi sa akin? Wala ka na rin namang tinatanong talaga. Wala ka namang ina-ask talaga sa akin. And then, if tinatanong mo ako, sasagutin ko kahit ano pa yan. Yan. Thank you so much for being honest talaga. So, sana nga. Tapos, di ba, mahirap din sa part ko yung ano eh. Diba, pinipare ako sa'yo? Gaya nga nung ganun, diba? Ano kaya iniisip ko? Ano kaya iniisip na ni Kathy? Or baka minsan magalit na lang siya sa amin or sa akin. O baka, ano ba kayo parang ganun? Parang ewan ko baka dahil minsan baka maguluhan ka nga. Parang ganun, kasi inaasar ka pa. Inaasar ako. Tapos minsan bigla ka na nag-walk out or... Ay, napansin mo? Oo, bigla ka nag-walk out. Sabi ko, ala, yari na naman si Kathy. Uy, hindi madali yun. Tapos, isipin mo na lang ako sa games. Pinipare ako sa'yo. Pinipare ako kay Hermes. Pinipare ako sa'yo. And I have to play it well. Onip na yan. Oo nga, kaya sabi ko, okay lang kaya si Kati. Pero pinasukan ko kasi ito sila, like, go with the flow and everything. Tapos, yun lang yung mahirap sa akin before. Pero ngayon, parang, I tend to understand, naiintindihan ko yung side na Hermes. Ganun. Sobrang naiintindihan ko talaga. So, minsan, or hindi ko din nga minsan, hindi mo mapigilan na, ano ba dapat gawin ko sa tao na to? Or ano ba dapat gusto niyang malaman or ano gusto niya? Para mapansin niya ako in a simple way, kahit na hindi ko siya, para hindi lang siya mag-isip na masyadong komplikado or ano. Kaya lang, yun nga. Habang tumatagal, parang getting worse. Oh? Yeah. And, hindi ko selos na ako. Pwede pala yan, Kema. Pwede pala yan. Na? Hindi, wala. Nakikita mo lang yung isang tao. Yeah. Kasi, yeah. Kaya I always, kaya nga natuwa ako pag meeting na sa mata kung okay ka or may problema ka or, yun, napapansin ko rin sa'yo kapag may iniisip ka. Hindi ko alam. Bakit? Ano bang nagustuhan mo sa akin? Pwede magtanong? Wala lang. Well, I see you, Dahil mahilig ka sa yung maganda ang mata, ganun lang. No. Habang na, I can't.